Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din na nangyari sa 3 hanggang 7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kaulilihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit, ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Habang binabasa ko po itong gospel na ating napakinggan, naalala ko po yung isa naming malayong kamag-anak sa Bicol. Kasi siya po ay nakapag-asawa, 5 naman, hindi 7, medyo marami talaga itong sa ebanghelyo eh. 7, pero sumalangit nawa silang lahat kasi lahat din sila namatay, pati yung aking pinsan, malayong kamag-anak, wala na. Nag-iwan sila ng 5 anak. Hindi ko lang po tanda kung alin doon. Pero isang malaking tanong nga ito, kung totoo, ang muling pagkabuhay, pag-uusapan ang pag-asawa, iugnay sa pag-usapin ng pagkabuhay, doon ba sa kabila, yung 5, o dito sa gospel, yung 7, lahat ba asawa niya? Binibigyan tayo ngayon ng Panginoon ng magandang paliwanag tungkol sa katotohanan ng buhay sa kabila at katotohanan na muling pagkabuhay. Sa kultura po ng mga Hudyo, may 2 pong grupo na magkaiba ng pananaw. Ito po yung mga grupo ng mga Saduseo at yung mga Eskriba. Gaya po na introduction na binanggit sa Ebanghelyo, ito pong mga Saduseo, bagamat sila ay sumusunod sa utos ni Moises at mga kinikilalang leader sa sambayanan ng mga Hudyo, may pananaw sila na hindi katugma sa pananaw ng mga Eskriba. Itong mga Eskriba ay mga religious leader din na kagaya nila, sila yung para mga lawyer ng mga batas, pero hindi kagaya ng mga Saduseo
na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, itong mga eskriba, naniniwala sila sa kanilang pag-aaral din, sa kanilang kaisipan na may pagkabuhay. Kaya nga dahil po dyan sa magkaibang kaisipan na yan, minsan, pag pinag-uusapan itong bagay na ito, tungkol sa pagkabuhay ng mga matay at tungkol sa langit, matindi minsan ang nagiging argumento, nagiging clash nitong dalawang ito. Dahil hindi sila magkatagpo sa bagay na yan. At ngayon po, itong mga Saduceo, gumagawa sila ng mga para namang mga imposible at hindi ka panipaniwalang tagpo. Gaya po yung narinig natin. Just to, para lang pawalan ng saysayang usapin ng muling pagkabuhay o di kaya'y para patunayan na imposible na meron pang pagkabuhay o di kaya na meron pang buhay after this, after our life here on earth, eh, ginawa nila yung kwentong ito. Paano sa kanilang kultura na kung ang babaeng balo matapos na mapangasawa ang pito magkakapatid gaya na hiningi ng kautusan ni Moises ay namatay. Kung sila'y muling bubuhayin, kung may pagkabuhay, eh sino ngayon magiging tunay na asawa ng babaeng balo? Mag-aaway-aaway ba sila? Mag-aagon ba sila dun sa babaeng balo? Given na yun yung kultura nila at yun yung batas ni Moises. Kaya nga ipiniliwanag ni Jesus una sa ebanghelyong ito, nakita natin na ayon sa turo ni Jesus, meron pagkabuhay ng mga patay. Hindi lang ito yung buhay natin. Kahit hindi natin lubusang maunawaan, maintindihan, hindi abot ng ating pagsasaliksik ng ating isipan, kung ano yung buhay na yan, na muling pagkabuhay at the end. Pero the Lord is giving us assurance, hindi man natin yan naunawaan, pero totoo meron. That's the point. Totoo meron pagkabuhay. Hindi lang itong buhay. Mamatay tayo, pero there will be a time that the Lord will resurrect us to give us reward para tayo ay tumanggap ng pagkapala ayon sa ating ginawa na kalugod-lugod sa Diyos. O di kaya, kaparusahan ayon sa ating ginawang masama nung tayo nabubuhay pa. Magpapatuloy yung buhay. Merong muling pagkabuhay. At anong klaseng uri ng pagkabuhay ito? Anong klaseng buhay ito na meron kapag tayo nabuhay doon? Is it like the same as we have here on earth? Kinakailangan tayo kakain din, mag-aasawa, magkakaroon ng mga anak, ganun ba yung ating mentalidad? O ganun din ba yung pagkabuhay natin? Gaya nakikita natin dito? Sabi ni Jesus, hindi na. Because our life on the other side will be the same as those of the life of the angels. Yun na ang buhay sa kabila, langit. Yung pag-aasawa, yung mga pagkain siguro, eh, dito lang. Mga material yun na pangangailangan ng katawan na nasisira. Pero sa kabila, iba na ang ating katawan. Glorified body ang ibibigay sa atin ayon sa turo ng simbahan. Buhay natin doon, lahat tayo magkakapatid na. Pero, the relationship will be a pure relationship based on a pure love. Hindi na romantic love. Hindi na lustful love. Kundi, it's a divine love. Asawa mo o hindi mo naging asawa, lahat tayo magkakapatid, magkakaugnay dun sa kabilang buhay. At mahal ang isa't isa base sa kung paano tayo minahal ng Diyos. At yun yung magandang ipinaalala sa atin ng Panginoon.
Kung totoo na meron palang buhay sa kabila ng naginti sa atin may muling pagkabuhay, why then waste your life here on earth doing evil things? Sa pagkapakasasa, pananamantala ng kapwa, pagpapayaman, na parabang wala ng bukas na naghihintay. The point of the Lord is telling us, ito yung buhay. Dapat may binibigyan natin ng pansin. Kaya yung pagtatalo-talo natin na haba nato pa lang sa mundo, magpakalasing ka na. Tikman mo na lahat. Kasi sa kabila, baka hindi natin matikman. Okay. Pero, baka dahil sa ganung mentalidad, hindi rin tayo makapasok sa buhay na walang hanggat makabahagi sa buhay ng Diyos. Hindi tayo maging mistulang anghel. Baka dun tayo pulutin sa impyerno. Ayun yung nakakalungkot. Kaya maganda yung paalala ng ating pagbasa narinig from the first reading. At least at the very end, or at least before the end of the life, itong si Haring Antioco na nag-utos na sumamba sa Diyosan sa mga bayan na kanya nasakupan, napakinggan natin sa mga nakalipas na araw, yung kanya pinag-utos na persecution sa mga Israelita, lalo na dun sa mga ayaw kumilala sa kanya at ayaw sumunod sa kanyang utos na sumamba sa Diyos-Diyosan, at least before his death, he realized his mistake. Ayon po sa kasaysayan ng kwento nitong haring ito, dahil nga sobrang na-stress siya sa kanyang mga pagkatalo, itong kanyang campaign na mga digmaan, nawala siya sa katinuan. Kahit sa Discovery Channel ko po napanood yata yung History Channel, pati damo kinakain niya na. Kaya parang ikinulong siya. Hindi siya pinalalabas sa kanyang kanyang tahanan, sa kanyang kaharian. Ganun naging buhay niya. Nabaliw. And then, only later on, when he realized na mali yung kanyang mga ginawa, na mali na pinilit niya ang bayang Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan, bagamat nakita niya yung mga himala na nangyari, mismo nakita niya kung paano yung magkakapatid ay nanindigan para sa kanilang pananampalataya, paano nakita niya ng isang propeta ay sinamahan pa ng Diyos habang sinusunog. And yet, hindi niya pinansin. Only then, before the end of his life. Kaya ipinatawag niya yung mga kaibigan niya, waling nagkukumpisal, at ipinapahayag niya yung kanyang kamalian na ginawa. At ipinahayag sa harap ng mga kaibigan niyang ito na pinagsisisihan niya yon, regret niya yon, na sana'y hindi niya ginawa. At least he learned. He admitted his mistake. At ito rin yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Siguro, huwag na natin hintayin na dumating tayo sa yugto ng buhay natin na kung kailan mahina na tayo, mamatay tayo, saka natin sabihin, mali nga ako dun sa mga ginawa ko noon. Papatawag akong pare, maumpisal ako. Saka lang natin, saka tayo magpapakumbaba. Saka tayo mag-sisi. Okay din naman yun, sabi nga ng mga matatanda, late is better than never. Pero ito yung malaking hamon sa atin. When we learn our mistakes, when we have sinned to the Lord, let us be humble para pagsisihan ito, itama, ituwid ngayon pa lang. Upang sa ganoon, makabahagi tayo sa sambayanan ng mga banal na namumuhay magpakailanman sa piling ng Diyos. Kapag hindi natin kinilala ating pagkakamali, baka wala rin buhay na walang hanggang naghihintay sa atin
sa langit. Kaya pagdasal natin ito, ngayon natin, bigyan tayo ng kaliwanagan ng Diyos na isip. Pakita sa atin mga pagkakamali natin. Tayo ba'y nasa katandaan na o tayo humihina ng katawan? Sana lalo, mas makita natin to at ihingi natin ng tawad sa Diyos upang tayo rin papasukin niya sa langit sa piling ng mga banal. Pagpalain po tayo ng Panginoon.